patatanong muna. Kay Senator Amy muna, pakita natin. Okay, question ni Senadora Amy Marcos ang dumarami umunong military planes ng Amerika na dumarating sa bansa. Paso. Pero gitna man ng isang eksperto, walang masama rito dahil bahagi po yan ng Visiting Forces Agreement. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Lumapag sa naiyang isang C-17 transport aircraft ng US Air Force nitong Biyernes, July 7. Galong ito ng Guam at papuntang Puerto Princesa sa Palawan. Base sa flight route ng aircraft mula Palawan, dinaanan nito ang Pampanga, Cagayan at Eastern Coast ng Batanes at Taiwan bago bumalik sa Yokota Air Base sa Japan. Bukod dyan, may namataan din daw na dalawang US military plane malapit sa runway ng NAIA. Nito namang June 26, isa ring transport aircraft ng US Armed Forces ang lumapag sa NAIA. Ang mga insidenteng ito ng paglapag sa ating bansa ng mga US aircraft, kinwestiyon ni Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Hindi raw ito na-coordinate ng US flight planner sa mga ground handler ng NAIA. Dagdag pa ng senadora. Totoo kaya yan? Na hindi na, ako parang... Ewan ko, hindi ko alam. Bakit di ka magpatawag ng hearing? Tanungin mo yung ano... yung DFA, kung talaga bang patawag mo yun sa airport, kung talaga bang hindi sila nabigyan ng clearance na mag-landing sa atin. Kaunti lang ang nakakaalam sa aktibidad ng US military sa loob ng ating teritoryo, habang lagi nating pinupuna ang mga barko ng China sa South China Sea. Dapat daw maging pata sa pagbabantay. Nauna nang naghain ng resolusyon si Senator Marcos para i-detalye ang paglapag ng ilang US military aircraft. Ayan, maganda may resolusyon. Tama, maganda yan para pwedeng makapag-imbestigahan yan. Nananawagan din si Senator Amy Marcos sa mga opisyal ng militar at foreign affairs ng Pilipinas na tukuyin kung nakaaapekto ang paglipad sa bansa ng mga US military planes sa tensyonadong sitwasyon sa South China Sea at Taiwan Strait. Alam mo, dapat talaga makinig. Ewan ko, parang hindi nakikinig tong gobyerno. Hindi, dapat makinig talaga sa mga, ano, no, sa mga expert pagdating sa geopolitics itong ating gobyerno. Kasi delikado na ito nangyayari ito. Diba? Ako, hindi ako magmamagaling dyan, pero nakakatakot eh. Ang dami ng eroplano, according to Senator Amy, mga eroplano nang gagaling sa Amerika na nagla-landing dito without us knowing. I mean, hindi natin alam kung ilan yun. Are they preparing for something na hindi natin alam? Tapos itong China na nakikita rin natin, at ito nakikita natin, are they preparing for something? Tapos tayo ang battleground? Naku po, mahirap to. At timbangin ang panganib na maaaring maidulot nito sa publiko. Pinupuntahan ng abogado kaya hindi pa mapakawalan ang limang Chinese na nasagip ng PNP sa Pogo Raid sa Las Piñas noong Hunyo. Lumantad naman ang abogado nila at tinabla ang PNP. Nasa... Ayan, sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Sabi ng PNP, kaya hindi pa pinakakawalan itong mga Pogo victims, etc., etc. na ito, o Pogo syndicate na ito, ha? Eh kasi wala pang nagpupuntang abogado. Eh may nagsalitang abogado, kagagaling lang doon. So, sino nagsasabi ng totoo? Maraming salamat, Aurea Haway. Coach Pangcoffee. Hoy, thank you po. Thank you, thank you. Ibanat ba yung nagpakapi kanina eh, pero hindi ako nagbayad siya. Pero thank you pa rin. Frontline na balitang yan, si Justine Punsalang. Handa raw ang PNP Anti-Cybercrime Grupo ACG na pakawalan anumang oras ang limang Chinese na kasamang nasagip sa raid sa Pogo Company sa Las Piñas noong June 27. Yun nga lang, kulang-kulang naman daw ang mga dokumento. Wala pong mga pasaporte at mga dokumento kasi nga po mga undocumented aliens to. Sabi pa ng PNP, walang pumupuntang abogado ng mga Chinese. Pero nang tanongin namin ang kanilang abogado na si Attorney Christian Vargas, nagtaka siya. Nagpunta raw kasi siya kahapon sa Pogo Hub sa Las Piñas kung saan kasalukuyan nakadetain ng mga dayuhan pero hindi naman pinayagang makalabas ang kanyang mga kliyente. Kung totoo yung sinasabi nila na kailangan sumundo, nandun ako kahapon, bakit hindi nila nirelease? Yun. Andun yung abogado, bakit hindi nirelease? Hindi naman kailangan may sumundo sa kanila eh. Kailangan ba? May release order na. Dapat nire-release na.
Anya, kung hindi pa pakakawalan bukas ang mga Chinese ay magsasampa na sila ng kaso. Ang isyong yan ay kasunod na isiniwalat kahapon ni Senator Raffy Tulfo tungkol sa paghingi umano ng PNP ACG ng 50,000 hanggang 250,000 pesos na bayad bago pakawalan ang mga nasangip sa raid. Sakaling imbestigahan yan sa Senado, bukas naman daw ang PNP. Isa pa sa akusasyon ni Tulfo ay ang pagsusulo umano ng PNP ACG sa June 27 raid. Sagot ng PNP, dumaan sa proseso ang kanilang raid at kasama nila ang mga tauhan ng Interagency Council Against Trafficking. Mali kayo, PNP. Hindi kayo dumaan sa proseso ng pagre-raid. Ang proseso ng pagre-raid, magsabi muna kayo kay SOJ. So wala kayo sa proseso, nagsabi ba kayo? Ha? Tumimbre ba kayo kay SOJ? Oh. Ano? Wala kayong timbre. Oh, eh wala kayo sa proseso. Prosecutor, compliance officer ng PAGCOR at iba pang ahensya. Pero titingnan pa rin ng PNP kung may nilabag bang protocol ang anti-cybercrime group. Gusto rin natin na maimbestigahan sapagkat sa mga ganyang pagkakataon ay dyan natin naiipaliwanag at naiipakita yung side ng ACG. Nagbabalita mula. Yan, eto sa akin ha. Magkaiba sila totally ng sinasabi dito. Sabi ng police, tama yung kanilang proseso. Sabi ng police, dapat talaga nga nire-raid itong mga ito. Sabi ni SOJ, walang ebidensya. Sabi naman ni Tulfo, nagpapabayad itong mga police. Ngayon, sino nagsasabi ng katotohanan? O, yan ang malalaman natin sa mga susunod na kabanata. Pero definitely, hindi naman po sana kailangan na nagsasabi muna sila kaila SOJ. Hindi naman po trabaho nila yan eh. O, kung sila ay kinakailangan mag-raid at merong court order, mag-raid sila. O, gawin lang ng tama. Sampahan agad ng kaso. At kung walang kaso, di dapat kailangan niyang pakawalan. Pero dapat, ha, isaayos yan. Pero kung ako ang tatanungin ninyo at opinion ko, yung sinabi ni Tulfo, yun pa rin ang side ko. Ano yun? Kung hindi nyo kayang i-regulate yung POGO, itigil na yung POGO. Lahat po. Hindi lang yung POGO, Las Piñas. Lahat po ng POGO. Tingnan mo, maraming magre-react. Pag hininto yung POGO, ha, tingnan mo kung sino yung mga kumikita dyan. Lalabas yan. Sabi dito ha. Dito nga ako medyo nagtataka. Ha? Si SOJ sobrang concerned sa mga POGO, mas kinampihan pa. Ah, di ba? Dati kinakampihan niya yung mga pulis, tama daw yung hindi daw nagtatanim, ngayon may tanim nang binabanggit. Bright Naria, isa pa ko, sabi ng PNP, merong kasamang prosecutors din at may order sa court. No? Kasi kung hindi naman niya mangre-raid, kung walang hawak na ano, di ba? Baka si Boying ang hindi natin brihan, yun lang. Maganda tong balita patungkol dito sa POGO, at least nabubuksan tong muli. No? And sana, I'm really hoping si Tulfo, panindigan niya yung sinabi niya na kung hindi lang talaga mare-regulate yung POGO, ihinto na yan. Nang makita natin, sino ang mga kumikita dyan. Kasi magre-react at magre-react pag hininto ang POGO. O, next tayo, ito.